Apo, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dingdin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Kayo po'y lumalapit sa kabaitan at kahabagan ng Poong Senyor. Nagtitipon tayo bilang isang komunidad, hindi lamang sa mga magkakapatid sa loob at labas ng simbahan, kundi pati ang ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon sa pamamagitan ng live streaming galing sa ibang bansa, galing sa iba pang kontinente ng mundo. Magkakapatid po tayong nagmamakaawa upang paboran ang ating mga individual at personal na kahilingan. Ginugunita po natin si San Carlos Luanga at mga kasamang martir. Sila po ang mga martir nag-alay ng buhay mula pa sa Afrika. Hilingin po natin na bigyan tayo ng biyaya upang maging matapang ipahayag ang ating pananampalataya. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipinagkalo mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos Luanga at mga kasama sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo
at hininging parusahan siya. Sinagot sila sa hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, hindi na isinakdal sa anumang bigat na pagkakasala na inakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya ditisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos ay may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig sa Kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo ang lahat. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa."
Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili, tumalakad ka kung saan ibig mo. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin nga kung saan mo hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Araw na napakahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Saan po ba tayo ngayon sa ating paglalakbay? Nang Biyernes, may devotion tayo dahil iniibig tayo ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos. Yan din ang ating ebanghelyo. At dahil natapat nga yung Sagrado Corazon, kamahal-mahal ang puso ni Jesus, ang araw bago nito, ang kapistahan ng ating parokya, San Juan Bautista. Yan po ang ating paghahandaan ngayong buwan. Matatapos na ang napakaganda kahanga-hangang kaakit-akit na kapanahunan ng pagkabuhay ng Panginoon. Tagumpay, panalo, pagbabagi. At ang kulminasyon sa linggo ng Pentecostes. Kaya matatapos na yung ating unang pagbasa, ang kasaysayan ng kwento ng unang Kristiyanong komunidad. At ang mga pagninilay natin sa Ebanghelyo, magwawakas na upang mapahalagahan natin ang importansya, may apresyasyon sa panalo ni Jesus laban sa kamatayan at kasalanan. Tayo po'y mga Katoliko, Katolikong Romano. Kamatayan, pag-aalay ng buhay ni Pablo, unang pagbasa, at may pahapyaw po sa ating Ebanghelyo kay Pedro. Sa Roma po, ito'y mga hari, mga emperador, mga matataas na tao. At ginamit ng Panginoon mga simpleng tao, ordinaryong tao, upang parangalan ng pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng mga payak na tao. Si Pablo, matatapos na, siya po'y nagkasala siya sa Panginoon. Ngunit bumawi siya, buong sipag. Kasuluk-sulukan, kaduluduluhan, mga laylayan. Nangaral at nagtatag ng mga Kristiyanong komunidad. At pagkatapos ng lahat, ito, nagtatapos. Katulad ng kanyang guro, susundan niya ang yapak, mag-aalay ng buhay. At ayon sa tradisyon, sa Roma siya namatay, pinugutan ng ulo. Isang buhay, buhay at kamatayan para sa Panginoon, San Pablo.
At gayon din sa ating ebanghelyo ayon kay San Juan, si Pedro, sinabi dito, nung mabata-bata ka, eh marami kang mga pinupuntahan, mga gusto mo, yan, pasyal dito, punta doon, mga karanasan. Ngunit kung matanda ka na, dahil sa misyon, dadaling ka kung saan hindi mo gusto. At dito may patungkol sa magiging kamatayan at pagpaparangal ni Pedro, ang kanyang kamatayan. Sabi niya, hindi siya sa tradisyon, hindi siya karapat-dapat mamatay katulad ni Jesus. Kaya pinili niya, pwede bang pabaligtad akong mamatay sa krusipiksyon? Yan po si Pedro. Pareho silang nag-alay ng buhay. Kaya lang ayoko pong baka sabihin ninyo ay kalagim-lagim ang aking paksa. Ang konteksto nito ay pagmamahal. Tinawag ng Panginoon si Pedro, ilagay natin ang ating sarili sa kanyang katayuan. Hindi lamang ang tanong para kay Pedro, kundi para sa iyo, para sa atin, para sa akin. Narinig niyo yung pangalan niyo, iniibig mo ba ako? Minamahal mo ba ako? Sinisinta mo ba ako? Ito ang ating Diyos! Alam naman natin kung malamig, malayo, kung para bang estranghero, parang hindi mo kilala ang Panginoon. Sana po hindi ganon. Sa katagalan ng ating buhay, para bang hindi kayo magkakilala. Binigay sa atin ang hiram na buhay upang mahalin ng Panginoon. Kaya makulit ang Panginoon. Minamahal mo ba ako? Opo naman, Panginoon. Ang mga pangangailangan na maipinagkatiwala sa iyo, sikapin mong ibigay sa kanila. Sinisinda mo ba ako? Opo, Panginoon. Alagaan mo ang mga ipinagkatiwala sa iyo. Iniibig mo ba ako? Tayo naman, hindi pa buo ang ating pag-opo naman, Panginoon. Magmalasakit ka para sa mga ibinigay sa iyo. Tayo pang mahina, tayo pang hindi sigurado sa ating pag-oo. Buong nagmahal ka na ba? Lumigaw ka na ba? Nainlove ka na ba? Nang ibibigay mo yung buong puso? Ha? Ibibigay sa iyo yung between, langit, araw, lahat, yung mga makata. Ha, talagang gagawin mong ulo lang yung sarili para lang ipahay ang pagmamahal. Ganun ang Diyos sa atin. At alagaan, ibigay ang sarili para sa iba. Ito po ang suma total ng pagkabuhay. Kaya nga, mahabang panahon upang ang ating tugon, mahal ba natin ang Diyos? Iniirog ba natin ang Diyos? Nililigawan ba natin ang Diyos? Malikhain ba ang ating pagkilos, pagsalita, damdamin para sa Kanya? Sinusuklian ba natin ang malalim at dakilang pag-ibig niya mula sa Kanya sagradong korason? Puso sa puso. Yan po ang hamon sa atin. Pag nilayan po natin, isa na lang, hindi ko makalimutan. Nung nandun po kami sa Israel, dinala po namin sa Pilipinong komunidad sa Jerusalem ang poong Jesus Nazareno, kasama ang ilang kaparian, kasama ang anim na representante ng Hijos del Nazareno, ang mga Hijos ng Nazareno nakarating sa Nazareth. Sabi ko sa poong Senyor, dito ka pinanganak, dito ka
publikong ministro. Dito ka namatay at muling nabuhay. Isa lamang, sa simbahan ng banal na sepulkro, sa libingan niya at sa lugar kung saan siya muling nabuhay, nagmiisa kami, nagmiisa ako, nagsimba sila. Maliit na espasyo lamang yun. Nagkasya kami mga Pilipino, mga pare, madre, mga iyos na Nazareno at mga Pilipinong nagtatrabaho sa Israel. Sapagkat limitadong oras lamang ang ibinigay sa amin, 30 minutos. Isa lamang ang nasabi ko, kasama sa intensyon ng misa, ang lahat ng mga intensyon na mga komunidad ng deboto ng Nazareno. Yan po ang pasalubong ko sa inyo. Akong makasalanan, marupok at hindi karapat-dapat na pari sa pinakamahalagang lugar, lugar ng pagkabuhay ng Panginoon. Doon po ako tinataas ang bawat niloloob ng puso ng bawat isa sa atin. Yan lang po ang aking tanging magagawa at nagawa po natin. Sige po, sige po. Sa tulong ni Maria ni San Jose, nawa, palalimin natin ang ating apresyasyon sa ginawa ng Poong Jesus Nazareno, ang kanyang pagkabuhay. Mahalin natin ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Tugon po natin, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan, at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo.
Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hindi pagpapalay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mamartir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog na may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luanga at mga kasamang martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong martir ang mga sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin may simbahang lagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol ni San Carlos Luanga at ang mga martir na kasama ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ni iyong sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyan po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at nasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala ng mga pangalan sa binyag, nag-iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.